mag-extend po kami dito sa aming bahay, dito sa kilid. Yan po. Hanggang sa third floor. Bale, mag-extend kami. Kasi yung bahay namin, yung lupa, awa ng Panginoon. Dito kasi may nag-survey, nagdadagdagan ng additional lupa space dito sa kilid namin. So para makonsume namin yan, talaga dito sa kilid namin yan, isasagad talaga dito ng sa taas. Yan po. Ito po yung mga tauhan namin. Ang matatanong nyo, mga expert ba ito? Hindi naman ito expert. Dati itong mga ito, gitarista ito. Tapos ito, IT expert ito. Yan. Yan. Oh. Napapagamit lang sila sa Panginoon. Madali naman ito, Madali naman itong anuhin. Anong tingin mo diyan, Marjon? Mataas? Mababa? Ha? Mababa. Para saan naman yung bakal na yan? Para sa? Laulo. Para sa po ito? Sa... Ito po si ayan. Brother Ibal. Ay! Lo! Sus, hapitan na ako sa Jilusio eh. Sus, kinuha ko magkabayad ka. Tana Brad. Unsa yung gibuhat Brad unsa na? Unsa tawag ana? Nagala baklas ha. Ayun na, ana na, ana na, ana na. Ana na, na. Nagsaba. Ayan po, may tatlo pong tawag dito, hinukay para sa kondisyon. Saka dito si Dandy nagpe-prepare siya para sa mag-mix ng semento. Ngayon, mag-mix na sila ng semento. Kasi may isang poste, meron ng mga stirrups. Ayan, tsaka mata. Tatlong poste na naman. Inuna yung dalawa dito sa kilid para yung sa gitna. Ibig sa nila, makita talaga yung level. Ito na naman kami. Pangapat na araw na ito. Gusto na kami na ito na po at tapos na yung frame sa second floor. Tapos preparation naman sila sa third floor. Yan, nakita nyo po na parang yan po technique nila. Yung bakal talagang ganyan ang kanilang pagkagawa. Yung bakal parang nila kinating nila tapos yun saka pinasok para sure talaga yung pagkadikit talaga kahit magnitude. Hello guys, ito na po at lumipas ng 1 week, ito na yung kalalabasan niya. Tapos na sila sa second floor na flooring frame. Then, makita nyo po yung pag-welding yan. Yan. Full-wheel yan. Naka-full-wheel. Tapos, finish pa yan ang grinder. Nag-grind pa yan. Ito. Ito si Brother Abel. Uy!
Ito si Brother Ibal at nagme-merenda na. Ito na lang natira naming mga baka, tubular at saka Carlin. Diha, diha agad ang landing ha. Diha ang landing. Ge. Kana kana. Eh para bi layo na kayo. Sibuk pa banti pa dre. Op op op. Oh hayang na po dito na po. Dia. Pulang dire. Sibuk pagamay. Anak-anak ramana o. Dia, wala ikuan dia. Deslikod, deslikod. Tablahe. Tablah. Pulang pa. Tama na. Tablah dia. Tama na, tama na. Ayan po. Yan po ang pagka Lara gabalo. Bagong model, bro. Ngayon ko lang ito nakita sa pagka welding. Naisipan niya nang, oh, 'yon oh. 'Yon din. Meron na mo kuha ng bintana sa store dito. Ano mong bintana dre? Pila di export? Kubutan. Ha? Kubutan. Siguro eh. Pila kwarto dre sa store? Dua. Dua. Wala din ano may magbatang jenis dire diyan. Bumbungan man dia good. Hmm? Bumbungan man dia. Di padung man dik to laos man dik to bot pagi silingan ni. Eh. Hmm. Nago gangal good. Angal ka pa. Init kayo, no kayo, bugno. Mana ko? Ito si Brother Tata yung welder namin na galing ng ano? Amerika? Oo. Oh. American? United States of Tanawe. Akayan? Ayan po yung pambihira talaga itong mga... Medyo... Yung ano mamadarama mo yung takot dito. Kasi... Napakataas na naman. Third floor. Ayan po. Ganyan lang pagka-setup ng poste, mga kapatid. Ligyan na ng bracing, tapos kunin mo lang yung... Ito, at nagbabaklas na naman kami ng... scaffolding, tapos na namin yung bubong. Ayan. Tatapon na nila. Yun. Puk. Ay, sana na tani. Ana? Ana bijo? Kina ni. Ayan, ibakan din.
Hello, good morning. Ito na naman tayo. Installan natin yung color roof na dingding kapon. Lay lagi color ang isa, no? Ito naman kami sa third floor at gagawa kami ng loft bed. Ayan po, loft bed. Para kay Bal. Para sa aming mga young people. Loft bed. Yan po. Titibayan talaga kasi parang 1,000 kilos yung timbang. Hindi yan. Nasa third floor po tayo.